Kung sawa ka na sa karne, tara luto tayo ng tokwa kare-kare. Meron ako ditong isang piraso ng tokwa, hinati ko sa gitna at hinati ko ulit sa gitna. Ang kinalabasan ay 12 pieces. Now, i-coat natin ang cornstarch, yung binating itlog, and then breadcrumbs. Cornstarch, itlog, at breadcrumbs. Hanggang sa ma-coat yung lahat ng 12 pieces. Now, sa frying pan, try na natin yung ating 12 pieces na tokwa. Kung isa ka sa mahilig sa tokwa, try this recipe at tsak magugustuhan mo yan. So hanggang sa maprito natin lahat ng 12 pieces na tokwa, after nyan sa same na kawali ay mag-isa na tayo ng sibuyas. Medyo malaki yung sibuyas na gayat ko. So chop na sibuyas hanggang sa maging translucent at isunod na natin yung bawang. Isutay natin, after nyan isunod yung vegetable stock at yung 1 tablespoon na patis. Sunod yung black pepper at 1 teaspoon muna ng salt. At isunod na rin natin yung 1 tablespoon na peanut butter. Now sa paglalagay ng asin, laging konti lang muna para naman kung matabang man, at least maglalagay na lang muna tayo ng asin. After noon, isunod na natin itong dinisolve ko na achuete. So binili ko lang yan sa Asian store. After noon, sinunod ko itong beans. At pakulaan ng konti, mga 2 minutes, and then sinunod ko itong talong. Isang piraso lang yan, yung maliit na piraso ng talong. And then, chinap ko ng maliliit. And then, after noon, sinunod ko na itong bok choy. At pakulaan lang natin ng for about 5 minutes hanggang sa maluto yung gulay. And then, after noon, ay sinunod ko na itong dissolved na cornstarch. 1 teaspoon lang yung nilagay ko. And then, ready na ang ating tokwa kare-kare, at syempre masarap yan sa may mainit na kanin. Yung tokwa, kung gusto nyo po ng medyo malutong, ilagay nyo lang sa ibabaw ng sabaw ng kare-kare. At syempre masarap yan may alamang, at syempre ready na ang ating lunch. That's all, bye-bye!